Hello everyone. Okay, example tayo para sa ating Ohm's law for magnetic circuits. Okay, example tayo, example number 1. Okay, so ang ating mga given, so given yung ating flux. Okay? Given yung ating yung ating MMF. Okay, so is 800. Okay, so basic example lang to, 800 ampere turn. Okay, so MMF. Okay, so ito yung magnetomotive force of a coil. So ang magnetomotive force of a coil niya ay ampere turn. Okay, so next is ang given is yung reluctance. So, ang value is 2 times 10 raised to 6. Tapos, ang unit niya ay ampere turn per Weber. Okay? So, ampere turn per Weber, ibig sabihin naka-SI siya. Okay? So, ibig sabihin yung SI yung pinaka-sagot natin. Okay? So, ang hinahanap is yung magnetic flux. Okay, so yung flux. Okay, so again, ang unit niya is ano? Simply Weber. Okay, so ngayon, pero ang hinahanap dito is in micro. So yung micro Weber niya or yung flux niya in micro. Okay, so dapat naka micro Weber. Okay, so isolve natin. So again, sulat muna natin yung formula. Yung pinaka-formula niya is yung flux is equal to MMF over reluctance. Okay, substitute natin yung mga value. 800 ampere turn all over 2 times 10 raised to 6 ampere turn per Weber. Okay, so rekta natin kung ano sa calculator, ano? 800 over 2 times 10 raised to 6. Okay, so ang sagot is 4. Pero actually, ang binibigay na sagot dito sa calculator is 1 over 2,500 or 4 times 10 raised to negative 4. 4 times 10 raised to negative 4. Okay, so ang unit niyan of course is Weber. Okay, so paano nangyari? So dito kasi kung papansin nyo, so focus lang tayo sa unit ano. Ampere turn. Tapos ampere turn per Weber. Okay, so kung sa atin sa mga napag-aralan natin sa mathematics ano. So halimbawa ay 1 over 1 half. So ang equivalent niyan is yung reciprocal, ano, 1, nagiging multiplication, nagiging 2 over 1. Okay, so ang sagot is 2. Okay, so kapag tinipin nyo sa calculator, kahit subukan nyo, so 1 over 1 half is equivalent to 2. Okay, so ang mangyayari is ganito din. So kung ito ay ampere turn, so ang mangyayari nyan is ampere turn multiply sa Weber, yung reciprocal nito, all over or divided by ampere turn. So, maka-cancel yung ampere turn, matitira is Weber. So, matitira is Weber ngayon. Okay, so tanggalin ko lang. Okay, so dito is, ang hinihingi is dapat naka-micro Weber. So, paano natin gagawing micro Weber yan? So, sulat natin yung sagot, 4 times 10 raised to negative 4 Weber
So, ang gagawin lang natin is mumultiply natin sa ang 1 microweber is equivalent to 1 microweber, ayusin ko lang yung ano, ito. Yan, drawing natin na maayos. Ang 1 microweber is equivalent to 1 times 10 raised to negative 6 weber. Okay, so ito, makakansin na yan. So, matitira pa rin is weber. Okay, so ang matitira is ito. Tapos, ito. Tapos, ito. Ay, hindi pala. Ito. Okay, so ito, eliminate na to. Eliminate ito. So, 4 times 10 raised to negative 4 times 1 over 1 times 10 raised to negative 6. Okay, so 4 times 10 raised to negative 4 times 1 over 1 times 10 raised to negative 6. Okay, ang sagot is 400 micro Weber. Okay, so ito din yan. So, 4 times 10 raised to negative 4 Weber is equivalent to 400 micro Weber. Okay, so pag tinimes nyo itong, pag minultiply nyo ulit sa calculator, ano, 400 times 10 raised to negative 6, ang magiging sagot nyan is simply 1 over 2,500. Okay, or simply 4 times 10 raised to negative 4. Okay, so itry nyo. 400 times 10 raised to negative 6 ang ibibigay sagot niya sa'yo ay ito. Tapos, na kung saan ay equal din siya dito. Okay, so po pwede ninyong itry. Okay, so yun. So, ganun lang. Ang pinakasagot is 400 micro Weber. Okay? So, yan yung pinakasagot natin sa example number 1. So, example number 2 tayo. Tanggalin ko to. Okay, example number 2. Ang mga given naman ay yung ating flux. Okay, so ang flux again is, ang unit niya is either Weber or Maxwell. Okay, so ang dito is, ang given is micro Weber. 100 micro Weber. So, Weber siya, ibig sabihin, naka-SI na agad siya. Okay, so MMF, magnetomotive force. So, ang value niya is 160 ampere turn. Okay, so ang hinahanap dyan is yung reluctance. Okay, so back tayo din sa formula. MMF over reluctance. Okay, so ang nangyayari is dapat i-derive natin kasi ang palalabasin natin dapat is reluctance. So, paano natin gagawin yun? Okay, so dito is para makancel natin reluctance, magmumultiply tayo dito. Kasi magiging na siyang R or reluctance over reluctance. Ngayon, nagmultiply ka dito sa part na to, magmumultiply ka din dito. So, magiging siyang ganyan. Okay, so makakancel to. Matitira is reluctance times magnetic flux is equal to MMF. Okay, so ang hindi pa rin tayo tapos kasi ang palalabasin natin is yung reluctance. So para matira yung reluctance dito sa part na to, di-divide natin siya both sides sa flux. Okay, so maka-cancel to. So again, nag-divide ako dito sa kabilang side na to, magdi-divide din ako dito. Okay, so matitira na lang is R, or yung pinaka-reluctance niya. Then, MMF over flux or magnetic flux. Okay, so ang MMF natin ay 160 ampere turn. Tapos, ang ating flux is simply 100 micro Weber. Okay, so ang pinakasagot mo dyan is 160 divided by 100. So, naka-microweber siya. So, 100 times 10 raised to negative 6. Okay, so ang pinakasagot is
100, 1, 6, tapos yung 0 niya is 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5 ampere turn per Weber. Okay, so dito pwede mo rin siyang isulat na ganito. Bilangin mo, mag-start ka dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ibig sabihin, pwedeng yung ating reluctance ay isulat natin ng 1.6 times 10 raised to 6 ayusin ko. Okay, so raised to 6 ampere turn per Weber. Okay, so ito yung pinaka sagot dito sa tanong na to. Okay, susulat ko ulit. 1.6 times 10 raised to 6 ampere turn per Weber. Yun ang unit ng ating reluctance. Okay, so yun. So, ganun lang ang paggamit ng ating Ohm's law for magnetic circuits. So, tatandaan nyo lang yung pinaka basic na formula ng magnetic circuits. Okay, so yun. So, kung meron kayong gustong itanong, kung meron kayong gustong isuggest, or meron kayong example na gustong mapasol po, pwede nating sagutan or po pwede kayong mag-comment sa ating pinaka comment box. Okay, so yun.